I'm his ex-girlfriend. We broke up. Broke up? Yes, since he always keeps me telling about you. About me? I don't want to talk about it. He's not here. Wait. Can you please tell me more what happened between you and him? Ask him. Do you know where is he? He's probably in his office, as usual. Do you know where that is? Look for his insurance company. Here, this is his card. Thank you. I appreciate your help. Why are you looking for him again? I'm supposed to be his fiancé 2 years ago. Oh, yeah, right. You were in a coma. How did you know? He always tells. Go find him. Good luck. Thank you very much. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot sa mga sinabi niya. Masaya ako dahil alam kong hindi sila kasal. Malungkot naman ako dahil paano niya nagawang mag-girlfriend? Akala ko ako lang yung babaeng gusto niya. Paano niya nagawang maghanap ng iba? Ano? Kumusta? Hindi ko alam, Astrid, kung kaya ko pa ituloy ngayong araw. Maaga pa naman. Pwede naman tayo mamayang hapon na lang pumunta doon. Yung business card niya kasi sarado na daw sila ng 4 PM doon. Gusto mo ba munang maglibot-libot? Oo. Gusto ko muna magpalamig. Sige ta. Tinala ko ni Astrid sa mga sikat na lugar dito sa Switzerland. Naka-enjoy din tignan ang view pero hindi ko maalis sa isip na nagka-girlfriend si Arthur. But parang ang lalim ng iisip mo. Wala. Hindi ko lang maiisip paano niya nagawa yun. Magawa yung alin? Ipagpalit ako. Siguro naman may explanation siya dun, Lily. Antayin lang natin muna siya yung makausap mo. Kahit anong explanation pa yung sasabihin niya, hindi pa din mababago na nagka-girlfriend siya. Pero di ba dad niya nakaisip nun? Malay mo, isa sa dahilan yun kung ba't sila nag-break dahil lagi kanya kunukwento dun sa babae. Sa bagay. Tsaka isa pa, sabi ng babae walang tigil ka daw niya dun kunukwento. Inaantay kanya, Lily. Bakit mas akin to sinasabi, Astrid? Ha? Diba galit ka kay Arthur dati? What do you mean? Kasi diba siya yung pinili ko at hindi ikaw? Oh, tapos? Bakit ngayon puro positive mga sinasabi mo kay Arthur? Alam mo, Lily, bukod sa gusto ko itama yung mga pagkakamali ko, naniniwala ako sa inyo na kaya nyo lagpasan yung bawat pagsubok. Yung tipong kahit magkalayo kayo or hindi kayo nagkikita, may tiwala pa rin kayo sa isa't isa. Kahit gano'ng katagal kayo hindi nagkikita. Paano mo naman nasabi na gano'n kami? Alam kong binago mo din si Arthur mula nung dumating ka sa kanya. Paano ko siya binago? Hindi ganyan si Arthur dati. Masungit siya sa lahat ng babae. Ultimo student teacher, kawawa sa kanya eh. Paano ko naman siya nabago? Ikaw na ang nagsabi. Childhood best friends kayo na nag-aantayan. May pangako kayo sa isa't isa at tinutupad niyo ngayon. Isipin mo na lang to bilang isa pang pagsubok sa inyo. Tingin mo ba may nangyari sa kanila? Sa kanila? Hindi ko masasagot yan since hindi naman ako si Arthur. Mas maganda kung siya na mismo yung tanongin mo about dyan. Pero, don't worry. Ayaw ni Arthur sa ibang babae kapag hindi Lily pangalan niya. Salamat, Astrid. Mabuti ka talagang kaibigan. Always at your service. Wait, ano yung mga ginagawa ng tao dun? Nag-ice skating sila. Ano yung ice skating? Mga nagpapadulas lang yun sa yelo gamit yung matalim na sapatos. Parang yung may gulong lang din kagaya sa atin. Oo, pero sa kanila yelo kasi yung sahig. Bakit? Gusto mo ba i-try? Tatakot ako. Baka madulas ako dyan eh. Tangik, sa una mo madudulas ka talaga. Marunong ka ba niyan? Hindi din. Papatry mo sa akin, tapos di mo ako sasamahan. Sasamahan kita syempre. Dalawa tayo, try natin first try.
Sige. Trinay namin ni Astrid yung ice skating. Nakaka-enjoy siya kasi first time ko lang na na-try yun. Medyo nakakahiya din kasi parang halos lahat ng tao doon marunong na. Lagi akong natutumba nun pero wala namang nakatingin sa akin. Nakakahiya lang kasi hindi ako makatayo. Ano ba yan? Tumba-tumba? Lo, sabi mo di ka marunong. Hindi nga. Bakit ikaw nakakatayo ka? Skill diff? Anong skill diff? Mas mabilis na ako matuto pagdating sa mga ganito kaysa sa'yo. Ang daya mo? Akanamay mo. Bakit? Alalayan kita. Kinabahan ako nun kasi para kaming nag-holding hands. Pero may gloves naman kaya hindi nagdikit yung kamay namin. Alam kong faithful ako kay Arthur pero sa ginawa niyang pag-alalay sa akin, medyo kinilig ako. Wait lang ah. Kinilig as tropa lang yun. Huwag kayong mali siya. Tong mga to. Ano? Nag-enjoy ka ba? Paano ako mag-enjoy? Halos isang oras akong nakaupo lang dun. Hawak mo na nga ako, tutumba-tumba pa din ako. Eh, hindi na naman ako magaling para lalayan ka na sobra eh. Sus? Wait, ano yun? Nasaktuhan namin na merong ginaganap na hot air balloon festival dito sa Switzerland. Ang daming mga lumilipad na lobo doon na may tao. Halos bungtong hininga ko tinanong yun kay Astrid kung pwede ba namin yun itry. Astrid, pwedeng... Gusto mo itry? Oo. Oh, ba't parang kinakabahan ka? Mukha kasing mataas eh. Takot ka sa heights? Oo eh. Ako bahala. Ta. Hello, how much for riding a hot air balloon? Oh no, this is not for tourists. We have reservations here. Who are the people in the reservations? Are they here? Oh yes, it's them. Tinuro nung lalaki yung dalawang magjowa doon na nakatayo. Mukhang yun daw yung sasakay. Sayang at hindi ko siya matatry ngayon. Pero nagulat na lang ako at lumapit si Astrid doon sa magjowa. Nilabas na lang yung cellphone niya sabay, kami na yung sumakay. Tana. Ha? Sakay na tayo. Wait, akala ko di daw pwede. Binili ko reservations nila. Magkano naman? Times 10 sa bayad nila. Huy, magkano naman yun? Secret. Sana. Isa to sa mga katangian ni Astrid na nagustuhan ko eh. Mayaman pero di mayabang. Sumakay kami nun at mas nakita ko yung mga malalaking bundok. Sakto din at sunset nun kaya sobrang ganda ng view. Halos di ako makahinga sa sobrang ganda. After namin nun, umuwi din kaagad kami sa hotel. Ano? Nag-enjoy ka ba? Ang dami kong na-experience na akala ko di ko mas nasubukan. Salamat ng marami, Astrid. Always welcome, Lily. Masaya ako at nag-enjoy si Lily sa mga nangyari ngayong araw. Sana yung mga pagkakamali ko matabunan na lang naman masasaya naming mga alaala. Habang nakatitig siya sa akin bigla siyang lumapit para yakapin ako at biglang